si Romy Halyorina. Dennis Den Epic Paule. I'm Abe Bundia. Darren Takua. Richmond Manalo. Ayla De Hoya. Sawyer Ruiz. Denise Grace Nidalisay. John Kelvin Lumibo. Thanks, Rory! Oh my God, last time. Ayusin na! Actually, ano yun, daming naitulong ng Creative Voices sa akin. Una, intern lang ako doon. Tapos, after a week, naging broadcaster kagad ako. May sarili na kagad akong show. Yun yung first radio show ko. Tapos, naging DJ na ako ng parang apat na radio stations. Ako po isang radio host, motivational speaker at vlogger. Nakatulong yung voice works, especially yung Creative Voices Productions, para mas lalo ko pang ma-enhance kung ano yung mga skills ko. Tinulungan ako ng Creative Voices para ma-build ang self-confidence ko. Kasi dati, napakamahiyain kong tao. Nung nabigyan ako ng scholarship ng voice works, nabago po yun kasi parang nabigyan po ako ng opportunity na ma-penetrate yung industry na to. Doon na-develop yung talent ko. Dati, boses lang siya. Na-develop ko yung acting ko sa pagbo-boses. They played a big part sa pagpasok ko dito sa industry. Marami ako nakilala na directors, dubbers. Doon ko natutunan lahat ng mga alam ko sa dubbing. And from there, nag-start yung career ko bilang isang dubber. Ever since when I took the classes of voice works, I was helped so much. To the point that I even got several projects I never imagined I'd ever get. So, it really helped me a lot para ma-achieve yung gusto ko. Pag sinabing voice acting, hindi lang pala voiceovers yung may experience mo, kundi pati yung dubbing. So, na-enjoy ko talaga siya. Ayun! Nakatulong sa akin ang Creative Voices Production dahil sa mga project din na binabato dito ng iba't ibang company, mga dubbing materials. Nakatulong din ang Creative Voices para maging isang host, motivational speaker, at the same time, maging voiceover talent at broadcaster. Bato! Bato! Pick! Parang pumiyok yata ako. Hindi dahil doon, hindi ako mabibigyan ng window. And nag-open ng door for me para makapasok dito sa industry ng dubbing. Since I joined the Creative Voices Productions. Because it really helps open doors. Or ng isang pintuan. Marami ng doors na nag-open. Huwag yung susukuan. Hindi gumagana yung mainit na tubig! So mga nangangarap na maging DJ, broadcaster, tigil nyo yan. Ang pangarap, hindi lang dapat nag-i-stay as pangarap. Dapat tinutupad nyo. Tuloy nyo lang kung ano yung hilig nyo. I-practice nyo lang na i-practice kasi hindi naman sa isang iglap biglang magkakaroon ng oportunidad at alam yun, dapat handa ka pag tumating yung oportunidad na yun. Improve mo lang yung sarili mo hanggang sa may makapansin sa'yo. Hanggang sa makahata ka ng taong makakapansin sa skills mo at saka sa hard work. Don't take notes negatively. Take it as a challenge. Tanggap lang ng tanggap ng mga projects, kung ano man yan. And kung ano naman yung mga magiging experience niyo, I'm sure meron kayong matututunan doon. And marami pa kayong mamimit na iba't ibang tao. Hanapin niyo sa internet yung voice works. Mag-enroll kayo at doon na mag-start yung career niyo. The future is bright. Ang message ko para kay Sir Choi. First of all, gusto kong mag-thank you for everything. Si VoiceMaster, aminado yan na idol ako. Pero sige na, ngayon ko lang aminin sa inyo. Mas idol ko talaga siya. Thankful po ako sa lahat ng opportunities na binibigay niyo po sa amin. Hindi lang po sa akin, kundi sa mga kapwa kong aspiring dubbers na ngayon po ay nandito na. Kay VoiceMaster, thank you po sa lahat ng mga opportunities na inuupo niyo para sa amin. Kung wala po kayo, wala rin. It all started with you. So maraming salamat. The VoiceMaster, thank you so much for helping me get opportunities I never thought I'd ever get. So continue helping others po and continue inspiring others like me. Thank you so much. God bless. Amazing VoiceMaster. Ayan. Dahil sa kanya, nakapasok ako sa mundo ng pag-voice acting. Thank you. Atin-atin lang. Pagkausap niyo si VoiceMaster, magkukwentuhan kayo dalawang oras. 1.5 hour, kanya lahat yun. Tapos imomotivate ka niya.
Tapos, alam mo yung pagsisisihan mo lahat ng mali mo, parang gano'n, pag nakausap mo yun. Pero yung 30 minutes sa'yo yun. Paano yung 30 minutes? Yung comment mo dun sa sinabi niya, ano yung feeling mo, ano yung naramdaman mo, ayun ang maganda dito. Sabi nga nila, binabayaran si VoiceMaster para mag-motivate ng tao. Pero pag kinausap ka niya ng 2 oras, abay matuwa ka. Tapos na po namin ang Konosuba Season 2. Sana magkita-kits tayo ulit sa OVA. Bye! Woo! So kayo dyan, kung nangangarap din kayo maging broadcaster, maging dubber, or maging voice artist, ini-invite ko po kayong mag-enroll sa VoiceWorks or mag-apply. Kasi we give opportunity, lalong-lalong na Sir Pocholo. Wala na akong masabi. Kami! Maraming salamat sa inyo. At kung napapanood nyo to, pwede nyo itong i-share sa kahit saang social media account.